balita ngayong tanghali. Inflation sa Pilipinas noong December 2022, lalo pang bumili sa 8.1% ayon sa report ng Philippine Statistics Authority. Issue sa West Philippine Sea, tinalakay sa pagpupulong nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping. Ilang dating opisyal ng Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration na sangkot sa kontrobersyal na sugar importation inabsuelto sa kaso. Philippine National Police kumpiyansang magiging patas ang komite na sasala sa courtesy resignation ng mga colonel at general alinsunod sa panawagan ni DILG Secretary Benhur Apolos Jr. Ilang patakaran upang mapanatili ang kaayusan sa isa sa gawang Walk of Faith sa Maynila, mahigpit na ipatutupad ng mga otoridad. Alak, sigarilyo at iba pang mga gamit ipinagbabawal sa mga dadalo. At tubig sa Angat Dam lumagpas na sa normal high water level dahil sa mga pag-ulan. Pagpapakawala ng tubig sa dam, posibleng ipatupad ayon sa National Water Resources Board. Magandang tanghali mga kasakbahay. Ngayon po ay araw ng Webes, January 5, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Tiniyak ng Bank of the Philippine Islands o BPI na naayos na nila ang problema sa kanilang banking system. Inulan ng reklamo ang bangko kahapon matapos na magkaroon umano ng unauthorized debit transactions ang ilan sa kanilang mga account holders kung saan mayroong mga nawala ng pera. Narito ang report ni Gladys Toabi. Sa official Facebook page ng BPI, inanunsyo nito na natugunan na ng pamunuan ng duplicate transactions o system glitch na nangyari kahapon. Nagpapasalamat ang bangko sa kanilang mga kliyente na inintindi ang aberyang nangyari. Trending topic kahapon sa Twitter ang hashtag 0431 debit memo at Hoy BPI. Ito'y matapos magkaroon ng system glitch ang BPI. Hirap ma-access ang mobile application ng bangko. Pero bukod dito, may mga account holder na laking gulat na lamang nang mabawasan ng pera ang kanilang accounts. Gaya na lamang ni Mark Anthony Arap na nabawasan ng mahigit 15,000 pesos mula sa dalawang debit transactions. I heard the news na po na may problema si BPI. And then upon checking na po nung account ko, ayaw siyang mag-open. So yun, kinabahan na ako kung ano ang nangyayari. This afternoon ko lang siya nabuksan nung upon opening my app po. Nagkaroon siya ng dalawang transaction na walang details na debit po ako. Kung si Mark ay nabawasan ang laman ng account, may ilan naman na nadagdagan ang kanilang pera. Tulad ni Veronica Boyko na nadagdagan ng 8,000 piso. Nagkaroon man ng ganitong aberya, pagtitiyak ng BPI sa kliyente nito na ligtas at secure ang kanilang mga accounts. Nag-abiso rin ang BPI na maaaring makaranas pa rin ng intermittent access sa kanilang web at mobile app platforms dahil sa dami ng inquiries na kanilang natatanggap mula sa aberyang nangyayari. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa susunod na linggo na, ikinalendaryo ng Senado ang pagdinig sa nangyaring aberya sa Air Traffic Management System ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nakaapekto sa libu-libong pasahero. Nangako naman ang Department of Transportation na dadalo ito sa pagdinig. Samantala, hindi pa tiyak kung iimbitahan din ang mga dating opisyal ng DOTR sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Narito ang report ni Harleen Delgado. Siguro we also have to invite the Secretary Tugadit to shed light on it kung talagang ginastos niya sa ibang paraan. No? Pero what I heard from the Secretary, I think he already gave a statement na hindi niya ginastos yung 13 billion sa iba't ibang gastusin. No?
Sisimulan na ng Senate Committee on Public Services sa susunod na Webes January 12 ang pagdinig sa nangyaring technical glitch sa Communications, Navigation and Surveillance Air Traffic Management o CNS ATM system ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP noong January 1. Ilang oras na naparalisa ang airspace ng Pilipinas at tinatayang 65,000 na pasahero ang nakaranas ng matinding aberya dahil sa tigil operasyon. Ayon kay Senator Grace Poe na siyang chairperson ng komite, bibigyan muna nila ng panahon ang CAAP at Department of Transportation o DOTR na ibalik sa normal ang operasyon sa mga paliparan sa bansa bago isagawa ang pagdinig. At dahil dito, wala na dapat dahilan para hindi dumalo ang mga opisyal ng dalawang ahensya. Tiniyak naman ang DOTR sa UNTV News na dadalo ito sa pagdinig. Ngayong araw, nadagdagan pa ang mga naghain ng resolusyon para maimbestigahan na ang issue sa Senado. Wala pang kumpirmasyon ang opisina ni Poe kung iimbitahan din ang mga dating opisyal ng Duterte Administration. Sa gitna ito ng naiulat na alegasyong ginamit umano sa pagpapaganda ng NAIA ang nasa 13 billion pesos na pondo na inilaan ng Kongreso para sa backup ng CNS ATM system noong 2018 sa pamumuno ni dating Transportation Secretary Arthur Tugade. Sinisika pa ng UNTV News na makuha ang panig ni Tugade para kay dating Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Llamas, dapat seryosohan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ang issue. Anya, ang pagresolba sa mga problemang minana ng kasalukuyang administrasyon ang susubok sa leadership style ng bagong Pangulo. Dalawang araw na, inaasahan ko na bago umalis yung presidente. Oo, nakasabi. Ang problema niya ay kaya ba niyang investigahan at sisihin at ipasa yung blame dun sa previous government, no? Na ang tingin naman ng previous government, sila ang nagpanalo. Yung BBM, no? Yung Duterte brand. So, yan yung mga contradiction at saka tensions na haharapin ni President Bongbong Marcos. Ilang araw matapos ang nangyaring aberya sa air traffic management system ng bansa, umaasa ang publiko na mabibigyang linaw sa investigasyon ng insidente at kung sino ang dapat maragot sa nangyari na nakaperwisyo sa libo-libong pasahero sa unang araw ng 2023. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng isang dating opisyal ng Department of Transportation ang alegasyon na ini-divert o inilipat umano sa pagpapaganda ng Ninoy Aquino International Airport ang bilyong-bilyong pisong halaga na para sana sa backup ng air traffic management system ng bansa. At mula sa Quezon City Mail Report, si Harleen Delgado live. Harleen, ano ang paliwanag ng dating opisyal ng DOTR dito sa mga alegasyon kaugnay sa naging problema sa air traffic management system? Ella, pinabulaanan nga ng dating Transportation Undersecretary for Administration Services ng Duterte Administration na si Artemio O. Chitwagon ang alegasyon sa isang artikulo na dinivert umano ang nasa 13 billion pesos na pondo para sa backup ng Communications, Navigation and Surveillance Air Traffic Management o CNS ATM noong 2018. Sa panayam sa UNTV News, sinabi ni Tuazon na hindi totoong may 13 billion pesos na inilaan para sa backup ng CNS ATM system. Anya, ang tanging pondo lamang na ibinigay sa ilalim ng 2018 national budget para sa naturang sistema ay ang paggamit at maintenance nito na aabot lamang anya sa 122 million pesos. Tinawag ni Tuazon ang alegasyon na walang basihan at misinformation. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Artemio O. Chitwagon. Wala kaming binibigay sa amin na 13 billion. We checked 2018 and we checked even the subsequent years up to 2022 when we stepped down in June. There were no such funds given to us. There being no funds, there's nothing to divert. We really don't know. We don't know kung saan yung sinasabi ng 13 billion. Giit ng dating opisyal, hindi ang umano'y outdated na sistema ang naging problema, kundi kapabayan umano dahil posibleng hindi na-maintain ng maayos ang uninterruptible power supply o yung UPS system. Kaya ito pumalya na itinuturong sanhi na nangyaring technical glitch noong January 1. Gayunman, kumpiyansa si Tuazon na nakahandang humarap si Tugade sa investigasyon ng Senate Committee on Public Services sa susunod na linggo. Nakiusap naman si Tuazon sa mga kasalukuyang opisyal ng DOTR
na itigil na ang umano'y paninisi at gawin na lamang umano ng maayos ang kanilang trabaho. At yan mo ng update mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Bumababa na ang presyo ng sibuyas sa ilang palengke sa Metro Manila base sa latest monitoring ng Department of Agriculture. Sa mga Kadiwa store ay mabibili rin ito sa mas mababang presyo. Mula sa Caloocan City, may report si Ray Pilayo live. Ray, magkano yung pinakamababang presyo ng sibuyas ngayon at may nakakasunod ba doon sa suggested retail price na inilagay ng Department of Agriculture? Aga, base sa price monitoring ng Department of Agriculture, meron ng as low as 280 pesos ang presyo ng kada kilo ng red onion, particular ito sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Pero yung range na ng presyo ka, pwede lang 280 hanggang 200 o hanggang 680 pesos na lamang. Wala na yung 720 kada kilo na inabot ng presyo ng Disyembre na nakaraang taon. Sa halos malapit na yung pinakamababang presyo ngayon sa inilagay na 250 pesos na suggested retail price ng DA para sa sibuyas. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Cristina Evangelista, bumaba na rin yung farm gate price o yung presyo ng mga magsasaka. Sa mga susunod na araw niya ay mas mararamdaman na ito sa mga palengke. Narito ang bahagi ng ating panayam. Ay Assistant Secretary Cristina Evangelista ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. But the important thing is, bumaba ang farm gate. From 460 pesos po, ngayon meron ng 200, 250 pesos na farm gate. Kaya inaasahan po natin ang retail price talaga ay dapat pababa na rin. Hanggang ngayong unang linggo ng Enero lamang iiral ang SRP. Ayon kay ASIC Evangelista, magpapatawag ulit sila ng meeting kasama ang mga grupo na nakaugnay sa sektor ng sibuyas para malaman ang estado ng supply at mapag-usapan kung paano mapababa ang presyo ng sibuyas. Ang kasagsagan niya ng pag-aani ng sibuyas ay bandang buwan ng Marso hanggang Abril. Pag-aaralan niya nila kung kaya pang maibalik sa dating presyo na 60 to 80 pesos ang kada kilo ng sibuyas. Samantala, tuloy pa rin ang operasyon ng mga Kadiwa store ngayong 2023. Ayon kay ASIC Evangelista, makikipag-unayan na sila sa mga lokal na pamahalaan para makapaglagay ng mga Kadiwa store hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa ngayon niya ay may 350 na mga Kadiwa areas na nagbebenta ng mga ani ng mga magsaka na mas mababang presyo kumpara sa mga palengke. Madadagdagan po definitely yung 350 areas ng Kadiwa. Expect that there should be a Kadiwa in every municipality nationwide po yan. Sa ngayon ay mabibili pa rin ang mga bagong ani sibuyas sa Kadiwa store sa halagang 170 pesos at kada kilo. May 70 pesos din kada kilo na asukal at 25 pesos naman sa kada kilo ng regular milled na bigas. Aga? Maraming salamat, Ray Pilayo. Muling bumilis ang naitalang inflation rate sa bansa noong December 2022 base sa latest report ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, ito na ang pinakamabilis na inflation na naitala sa bansa mula pa noong November 2009. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay Bernadette Tinoy live. Bernadette, ano-ano ba ang naging dahilan ng pagtaas ng inflation itong December 2022? Ella, ang dahilan ng pagtaas ng inflation rate sa bansa nitong nakaraang buwan ay dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages, kaya umabot ng 8.1% ang inflation rate sa bansa nitong December 2022. Ito ay mas mataas sa 8.0% na naitala noong November 2022 at pinakamataas na naitala sa bansa mula noong 2008 sa gitna ng global financial crisis na nakapagtala ng 9.1%. Ilan sa mga nag-ambag sa pagtaas ng inflation ang vegetables, tubers, cooking bananas, particular na sa repolyo na may 32.4% inflation, bigas na may
3.4% at fruits and nuts tulad ng saging na may 7.6%. Samantala, tumaas din ng 7.6% mula sa 7.5% ang inflation sa National Capital Region. Ito ay dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurants and accommodation services na may 9.5% inflation. Pinakamataas naman na nagtala ng inflation sa labas ng NCR ang Region 6 o Western Visayas na may 10.5% inflation, habang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao naman ang nakapagtala ng pinakamababa na may 6.3%. At yan na muna ang latest mula dito sa Philippine Statistics Authority. Balik sa'yo, Ella. Alright, maraming salamat, Bernadette Tinoy, live na nag-ulat mula sa Quezon City. Posible nang ibalik ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng cash assistance sa ilalim ng Assistance for Individuals in Crisis o AICS program. Pansamantalang inihinto ng DSWD ang pamamahagi ng naturang cash aid dahil sa isinagawang financial audit sa ahensya noong Disyembre. Mula sa Quezon City, may report si Janice Inhente live. Janice, kailan posibleng ibalik ng DSWD yung distribution ng cash assistance sa ilalim nitong AICS program? Agad tinitignan na ngayon ng DSWD na ibalik ang kanilang programang Assistance for Individuals in Crisis o AIX ngayong Linggo o di kaya ay next week. Ang AIX ay isang programa na magbibigay ng financial assistance sa mga kababayan natin na haharap sa krisis. Kabilang na rito ang mga individual na nangangailangan ng tulong sa edukasyon, pangmedikal, pamasahe sa mga nais umuwi ng probinsya, burial assistance o kahit paman pambili ng pagkain. Aabot sa 3,000 hanggang 10,000 pesos ang pwedeng matanggap na cash aid sa ilalim ng AIX. Habang sa mga guarantee letters naman na ibinibigay para sa burial assistance at pangmedikal, maaaring umabot ng hanggang 250,000 pesos. Pero inilinaw ng DSWD na isang beses lamang sa isang taon ito matatanggap at depende pa sa pangangailangan ng isang individual. Oras na maibalik na ang pamamahagi ng AIX, maaaring magtungo ang ating mga kababayan sa tanggapan ng DSWD, magdala lamang ng identification documents at iba pang papers o paper documents na susuporta sa inyong claims, kasama na ang medical abstract at referral at kontrata sa funeral home sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay na walang maipresenta ng death certificate. Sa taong 2022, nasa 4 na milyong Pilipino ang nakapag-claim ng kanilang cash assistance sa ilalim ng AIX program ng DSWD. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Janice Inhente. Roundup Balita. Umabot na sa 11.2 million subscriber identity modules o SIM ang nairehistro na sa kanilang telecommunications provider as of January 2023. Pinakamarami dito ay sa Smart Communications na umabot sa 5,172,061. Sumunod ang Globe Telecom na may 5,030,649 SIMs registered, habang 1,017,012 naman sa Ditto Telecommunity. Umaasa si Information and Communications Technology Secretary John Ivan Uy na sa pamamagitan ng kanilang maigting na pagpapatupad ng SIM Registration Act at sa tulong ng pribadong sektor ay mapagtatagumpayan ang pagsusulong ng isang digital na bansa. Patuloy din niyang hinihikayat ang publiko na lumahok at magparehistro para sa pagkakaroon ng mas ligtas na cyber community. Itutuloy pa rin ng Office of the Vice President ang serbisyo ng kanilang libreng sakay program, bagamat natapos na ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel noong December 31. Sa isang mensahe, kinumpirma ng OBP na tuloy pa rin at walang magiging pagbabago sa libreng sakay ng kanilang mga bus. Inilunsad ang OBP Libreng Sakay Program Agosto noong nakaraang taon sa pakikipagtulungan ng Department of Transportation. 5 bus ng OBP ang ginagamit sa serbisyo ng libreng sakay, kung saan 2 sa mga ito ang bumibiyahe sa Metro Manila, isa sa Davao City, isa sa Cebu,
at ang isang unit ay nakatalaga sa Bacolod. Inianunsyo ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund na hindi magkakaroon ng dagdag kontribusyon sa kanilang mga miyembro ngayong 2023. Sa isang pahayag, sinabi ng Pag-ibig Fund na walang magiging contribution hike sa monthly premium na binabayaran ng kanilang mga miyembro. Anila, ito na ang ikatlong beses na ipinagpaliban ang pagpapatupad ng contribution hike sa mga miyembro ng Pag-ibig. Ayon sa ahensya, ito ay dahil batid pa rin nila ang hirap ng ating mga kababayan dahil sa epekto ng pandemya maging sa mga negosyante. Sa ngayon, nananatili pa rin sa 200 pesos ang minimum monthly contribution ng mga miyembro ng Pag-ibig na pinaghahati ang bayaran ng employer at employee. Dinismiss na ng Office of the President ang kaso laban sa mga dating miyembro ng Sugar Regulatory Administration na naugnay sa nabigong importasyon ng 300,000 metric tons ng refined sugar noong August 2022. Kabilang sa mga ito ay sina former Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, SRA Administrator Hermine Hildo Serafica, at board members Roland Beltran at Aurelio Gerardo Balderrama Jr. Sa 10 pahinang desisyon na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nakasaad dito na ang pagpapalabas ng Sugar Order No. 4 ay ginawa ng may mabuting loob, walang anumang pagpapakita na alam ng mga respondent ang kanilang kawalan ng otoridad. Pinayuhin din ng Office of the President ang mga respondent na maging mas maingat sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Lahat ng mga respondent na kinasuhan ng grave misconduct, grave dishonesty at conduct prejudicial sa the best interest of the service ay nagbitiw na sa kanilang mga pwesto. Nagsimula na ang pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Chinese officials sa Beijing kahapon. Kabilang sa kanilang nakaharap sa isang pagpupulong, si Chinese President Xi Jinping. Narito ang report ni Nel Maribuho. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang kanyang state visit sa China ay magbubukas ng oportunidad na mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa, partikular na pagdating sa infrastruktura, turismo, trade at people-to-people ties. Ito ang binigyan din ng Pangulo sa kanyang pagharap kay Li Xiangxu, chairman ng Standing Committee of the National People's Congress. Ang National People's Congress ay katumbas ng legislatura sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mahalaga ang pagtutulungan ng Pilipinas at China upang malagpasan ang mga hamong kinakaharap ng ekonomiya. I have always stated that the partnership agreement in the next few years will be partnerships that will stabilize and strengthen all our economies so that we are able to face the challenges and the different shocks that now we are already beginning to feel and will continue to feel in the next few years. Matapos nito ay nakaharap naman ni Pangulong Marcos si Chinese Premier Li Keqiang. Ipinahayag ni PBBM ang kanyang pribilehiyo na unang foreign leader na inimbitahan ng China ngayong 2023. The symbolic nature of this visit is also underpinned by a solid foundation of agreements, and perhaps this will be the beginning of our partnership as we face the new normal, we face the new post-pandemic global economy. Binigyan naman ng arrival honors si Pangulong Marcos Jr. sa Great Hall of the People sa Beijing, kung saan winelcome si PBBM at si First Lady Luis Araneta Marcos nina Chinese President Xi Jinping at Chinese First Lady Peng Liyuan. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, ang mga kasunduan na malalagdaan sa pagbisita ni PBBM sa China ay malaking tulong sa sektor ng agrikultura at mapabibilis ang infrastructure program ng administrasyon. We expect our Build Better More to be accelerated, and also other areas like agriculture will be a big part of this mission. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Ilang mga mahalagang usapin ang tinalakay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa ikalawang araw ng kanyang state visit doon, kabilang na ang kontrobersyal na issue sa West Philippine Sea. Ang detalye, alamin natin kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang napagkasunduan ng dalawang leader ng bansa ukol sa maritime dispute sa rehiyon? Yes, kailangan maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa maritime dispute sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ito ang kabilang sa tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping. Ayon sa Pangulo, nangako ang Chinese President na hahanap ng solusyon upang matiyak na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga mangingisda. We also discussed what we can do to move forward to avoid any possible mistakes, misunderstandings that could trigger a bigger problem than what we already have. And I was very clear in trying to talk about the plight of our fishermen. And the president promised that we would find a compromise and find a solution that will be beneficial so that our fishermen might be able to fish again in their natural fishing grounds. Kabilang din sa tinalakay ng dalawang leader ng bansa ang ukol sa kalakalan at renewable energy. Bukas rin anya ang China na tumulong sa infrastructure projects ng Pilipinas. Ngayong araw, ang huling araw ni PBBM sa China sa kanyang state visit at mamayang hapon ang kanyang arrival dito sa bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa Iwela. Maraming salamat, Nel Maribuhok live na nagulat mula sa Malacanang. Nireorganisa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Office of the President sa ilalim ng Executive Order No. 11 na nilagdaan ng Pangulo noong December 29, papalitan na ang pangalan ng Office of the Press Secretary bilang Presidential Communications Office o PCO na siyang magiging opisyal na communications arm ng opisina ng Pangulo o OP at sangay ng Ehekutibo. Nasa ilalim rin ng OP ang Executive Office, Office of the Presidential Legal Counsel, Office of the Special Assistant to the President at Private Office. Magiging epektibo ang kautusan ng Pangulo sa madaling panahon. Handang magbitiw sa pwesto ang ilang general at colonel ng Philippine National Police. Kasunod ito ng panawagan ni DILG Secretary Benhur Abalos sa ilang opisyal ng PNP na magsumite ng courtesy resignation dahil sa pagkakasangkot sa illegal drug trade sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Leia Ilagan. Suportado ng pamansang pulisya ang apela ni DILG Secretary Benhur Abalos na pagbibitiw sa pwesto ng lahat ng general at colonel sa PNP. Sa inilabas na pahayag ng PNP PIO, nakasaad na tiwala sila sa magiging proseso bilang bahagi ng isinasagawang paglilinis sa kanilang hanay. Si Chief PNP, sinabing unang sasalang sa evaluation at assessment process. Nauna nang sinabi ni Secretary Abalos na lahat ng resignation ay sasalaing mabuti ng Committee of Five bago maglabas ng desisyon kung aalisin, mananatili o ibabalik ang isang opisyal sa kanilang pwesto. Mga kasama, itong laban na ito ay hindi para sa atin ito. Para sa ating anak, sa ating bansa, sa ating kinabukasan. Sana matulungan nyo kami rito. It's a very radical approach. Pero alam ko, magtatagubay tayo. Si NCRPO Director, Police Major General Junel Istomo, nagpahayag din ng suporta kay SILG. Ako personally bilang the regional director ng NCRPO is supporting SILG and the GPMP. I will sign the courtesy resignation. Maging sa Directorate for Information and Communication Technology Director, Police Major General Val De Leon, handang suportahan ang panawagan ni Secretary Abalos para sa ikabubuti ng organisasyon. Nagpahayag din ng suporta kay SILG si Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Leo Francisco. Sinabi din ni PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Red Maranan, na handa silang tumalima sa apila ni Secretary Abalos na pagbibitiw ng mga colonel sa pwesto. We will support
whatever the decision of our political leaders, nakasuporta po ang pambansang pulisya dyan dahil alam naman namin na lahat na ito ay para sa kabubuti ng aming organisasyon at ng aming bansa. Nag-ugat ang apila ni Secretary Abalos sa mga opisyal ng PNP matapos na makumpiska ang nasa 990 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos sa Tondo, Manila noong Oktubre, kung saan naaresto ang tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG na si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumpiyansa ang pambansang pulisya na magiging patas ang komite na sasala ng courtesy resignation ng mga colonels at generals na tutugon sa panawagan ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Ang Committee of Five ang siyang naatasan na magsasagawa ng assessment at evaluation sa isusumiting resignation ng mga colonels at generals. Mula sa Camp Crame, alamin natin ang latest kay Leia Ilagan Live. Leia, meron na bang mga matataas na opisyal ng PNP ang nagpasa na ng kanilang courtesy resignation? Alinsunod ano, dito sa naging panawagan ni Secretary Abalos? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ang buong command group nag-submit na ng resignation. Ito ay si Chief PNP, si Deputy Chief for Administration, Deputy Chief for Operation, the Chief Directorial Staff, at maging si Inspector General ng IAS ay magsusumite na rin ang kanyang resignation. Kaugnayan nito, tiwala daw ang PNP sa Committee of Five na sasala sa resignation, courtesy resignation ng mga full-fledged colonel at generals. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Red Maranan, kumpiyansa sila na magiging mabusisi ang evaluation ng committee at magiging patas ito. Bagamat hindi pinangalanan, sinabi na bumubuo ng Committee of Five ay mga individual na may matuwid na pagkatao at hindi mahukwestiyon na integridad. Magiging basehan umano nila sa evaluation ang lahat ng official reports at mga ebidensya na makakalap bunga ng malalimang investigasyon. Una nang sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos na sisikapin itong hindi mahaluan ng politika ang pagsala sa mga isusumiting courtesy resignation. Nilinaw din ito na mananatili naman sa pwesto ang mga nagsumiti ng resignation hanggat hindi ito naaprobahan. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Leia Ilagan. Naghain ang motion for reconsideration sa korte ang kampo ng modelo si Denise Cornejo upang baliktarin ang naging desisyon ng Taguig Regional Trial Court na payagan ang aktor na si Vong Navarro na makapaglagay ng piyansa sa kasong rape na kinakaharap nito. Ayon naman sa kampo ni Navarro, maghahain din sila ng komento sa motion ni Cornejo. Mula sa Quezon City, may report si Dante Amento live. Dante, ano ang laman ng motion ng kampo ni Cornejo? Magandang tanghali, Ella. Unang-una, nais ng kampo ng modelong si Denise Cornejo na baliktarin ng Taguig Regional Trial Court, Branch 69, ang bail grant o pagpayag ng korte na makapagpiyansa ang aktor na si Vong Navarro. Gusto rin ni Cornejo na maglabas ng panibagong warrant of arrest laban kay Navarro. At pinag-i-inhibit o nais nilang bitawan ni Judge Laura Lee Cruz datahan ang kaso. Batay sa inihaing motion ni Cornejo, naniniwala silang naging bias o nagkamali ang huwes sa pagdesisyon na makapagpiyansa ang aktor. Bigo umano ang akusado na ihain ang formal offer of evidence noong November 11 at 18, 2022, alinsunod sa itinakda ng korte. Samantala, ayon naman sa abogado ni Navarro na si Attorney Maggie Abraham Garduque, maghahain sila ng kaukulang komentaryo sa motion. Naniniwala silang scrap of paper o baliwala ito dahil sa mga nakitang kulang sa isinumiteng dokumento tulad ng walang petsa sa pleading kung kailan gusto ni na Cornejo gagawin ang pagdinig sa motion. Isa rin sa napansin ko, there's no
in our copy, in the hard copy that we received, there's no conformity of the public prosecutor with respect to the motion that is being filed. Under the rules kasi, the private prosecutor is under the direct control and supervision of the public prosecutor. So lahat po ng mga papel na sinasubmit ng complainant at ng kanyang private lawyer ay dapat may pirma ng fiscal or public prosecutor. Ella, sa ngayon ay hinihintay ng kampo ni Navarro ang magiging desisyon o aksyon ng korte sa motion ni Cornejo. Samantala, nakatakda naman ang unang pagdinig sa kasong rape ni Navarro sa February 16, 2023. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Mahigpit na ipatutupad ng Manila Police District ang ilang patakaran sa pagsasagawa ng Walk of Faith sa Quiapo, Maynila. Kabilang na dito ang pagbabawal sa pagdadala ng alak, sigarilyo at iba pang mga gamit upang mapanatili ang kaayusan sa mga dadalo sa aktibidad. Mula sa Quirino Grandstand, Maynila, alamin natin ang iba pang mga detalye kay Asher Canapan Jr. Live. Asher, ano-ano yung mga patakaran na mahigpit na ipatutupad ang mga otoridad para sa mga dadalo dito sa Walk of Faith? Aga ilang gamit ang tinukoy ng mga otoridad na hindi papayagan dalhin ang mga dadalo sa mga aktibidad dito sa Quirino Grandstand at sa Quiapo, Maynila. Partikular na nga yung isasagawang Walk of Fame sa darating na weekend. Pangunahin sa mga ipagbabawal na dalhin ay ang baril at iba pang deadly weapons, paputok, drone cameras, professional cameras at video recorders, selfie sticks at malalaking bag. Hindi rin pahihintulutan ang mga gamit sa pagpipiknik gaya ng kumot, basket at storage boxes, portable appliances, LPG at kalan, tents, lamesa at iba pang picnic items. At kahit umuulan ay bawal din ang paggamit ng payong at sa halip ay hinihimok ang paggamit na lang ng mga raincoat o kapote. Bawal rin ang mga nakalalasing na inumin kung saan ipinatutupad din ng Manila City Government ang liquor ban mula sa Sabado, January 7 hanggang Lunes, January 9. Hindi rin pwede ang laser pointers, large chains, spikes at mga scooters, skateboards, sasakyan, motorsiklo at bisikleta. Maging ang mga plastic at glass bottles, food sticks at pagsasama ng mga alagang hayop ay bawal. Magbabantay din ang Manila Police District laban sa mga naninigarilyo, maging ang mga gumagamit ng vape. Ayon kay MPD District Director Police Brigadier General Andre Dizon, mahigit 5,000 pulisya ang ipakakalat nila para magbantay ng kaayusan sa lugar. Partikular na dyan sa mga lugar na dadaanan ng isasagawang Walk of Faith mula sa Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo. Nananawagan po tayo sa ating mga deboto na huwag na po magdala ng life-size na imahe. Yung hand carry lang po at yung face mask at sanitizer. Pinapayuhan rin ng mga otoridad ang mga lalahok sa mga naturang aktibidad dito sa Quiapo na hanggat maaari ay obserba ang mga health protocol laban sa COVID-19. Kabilang na dyan ang pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay at social distancing. Mula po sa ating Pangulo, deklara po siya na optional. Kaya lang, ini-encourage pa rin po natin, sir, na magsuot ng face mask kasi crowded area po. Nasa kanila pa rin po yun, sir, kung makinig o hindi. Basta nag-remind lang po tayo. Aga ngayong hapon naman ay nakatakdang isagawa ang send-off ceremony ng mga kawani ng Philippine National Police para nga sa isasagawang aktibidad kaugnay nga din ng Walk of Faith dito sa Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo, Maynila. Kabilang dito ang nasa 3,000 tauhan ng Manila Police District at mahigit 2,000 naman mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Asher Canapan Jr. Inianunsyo na ng Manila City Government na suspendido ang klase sa lahat ng antas ng mga paaralan sa lungsod sa darating na Lunes, January 9. Ito'y upang bigyan daan ang isasagawang Walk of Faith sa lungsod.
Bukod sa klase ng mga estudyante, wala ring pasok sa Lunes sa mga empleyado ng gobyerno sa lungsod ng Maynila. Samantala, dilinaw naman ng Manila City Government ang kumakalat na post ngayon sa social media kung saan nakasaad na suspendido ang klase ngayong araw, January 5. Ayon sa Manila PIO, fake news ang kumakalat na anunsyo at nilinaw na walang class suspension ngayong araw. Tinutulan ngayon ng mga freight forwarder at mga shipping company ang plano ng Philippine Ports Authority na magpatupad ng container registry monitoring system. Sa pamamagitan nito, lalagyan ng tracking device ang mga kargamentong pumapasok sa bansa para mabonitor at malaman ang lahat ng mga produktong dumarating sa Pilipinas at maiwasan ang anumang posibleng anomalya sa mga kargamento. Alamin natin ang iba pang detalye kay Ryan Lacanlale live. Ryan, bakit tinututulan ng mga freight forwarders at shipping companies itong plano ng PPA na Container Registry Monitoring System? Magandang tanghali, Aga. Ayon sa mga negosyante, magiging redundant na lang umano ang ginagawa ng Bureau of Customs kung lalagyan ng monitoring system ang mga kargamento dahil ginagawa na umano ito ng BOC sa ilang piling container na naglalaman ng mahahalagang kargamento. Mayroon ding umano ng sariling GPS ang mga tracker para i-monitor ang mga container ng kanilang mga customer. Tutol din sila sa ipapataw na 980 pesos na insurance sa bawat container at 3,520 pesos na bayad sa containers staging facility sa loob ng 3 araw. Anila, pag-aari ng mga shipping company ang mga container, kaya walang karapatan ng PPA na lagyan ng insurance ang mga ito. Sa ilalim ng panukalang TOP CRMS o Trusted Operation Program Container Registry Monitoring System ng PPA, irerehistro ang lahat ng foreign container bago pa man makapasok sa bansa. Lalagyan ito ng tracking device upang ma-monitor ang mga kargamento kung nakarating ng maayos sa kani-kanilang mga destinasyon hanggang sa muling pag-alis sa bansa ng mga container. Para sa container protection, magbabayad ng 980 pesos insurance fee per container ang mga may-ari, 3,520 pesos naman ang staging facility fee sa loob ng 3 araw. Dahil dito, hindi na magbabayad pa ng container deposit ang mga may-ari na nagkakahalaga ng 10 hanggang 30,000 piso. Layon din ang programa na makatulong maibsan ang trapiko sa Calacang, Maynila, kaya maglalagay din ng staging facility sa labas ng Metro Manila para sa pagbabalik ng empty container hanggang ito ay mailabas sa bansa. Ang foreign-owned containers ay bibigyan lamang ng 90 araw pagkatapos ma-discharge ng huling laman. Pagkatapos ay ilalagak na ito sa BOC. Dahil sa programang ito ay mapapadali ang transaksyon ng mga trusted operator, traffic visibility, maiibsan ng port congestion at maireregulate ang pagtaas ng bilihin. At yan muna ang latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Lumabas na kaninang alas 3 ng umaga mula sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang isang low pressure area. Base sa monitoring ng PAGASA, huli itong namataan sa layong 450 kilometers sa timog ng PAGASA Island. Pero may isa pang low pressure area na nasa 185 kilometers sa kanluran ng Catbalogan City, Samar. Base sa forecast ng PAGASA, makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw ang Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon ay makakaranas rin ng mga pag-ulan dala ng amihan. May mahinang pag-ulan din sa Ilocos Region. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao ay makakaranas ng papulupulong pag-ulan, pagpulog at pagkidlat. Ayon sa PAGASA, maliit ang tsansa na maging bagyo ang dalawang LPA at yung nasa loob ng PAR ay posibleng malusaw na rin ngayong araw. Wala rin inaasahang bagyo na papasok sa PAR hanggang sa weekend. Pansamantalang inilikas ang halos 2,000 mga pamilya sa Brooks Point sa lalawigan ng Palawan, bunsod ng mga pagbaha na nararanasan sa probinsya dahil sa walang tigil na mga pag-ulan.
Samantala, hindi pa rin naibabalik ang supply ng kuryente sa lugar. Alamin natin ang detalye sa report ni Lalaine Moreno live. Lalaine, gaano nakalawak yung mga lugar na apektado ng pagbaha sa Palawan at kumusta yung sitwasyon ng mga evacuee? Aga sa ngayon ay dito sa Brooks Point, Palawan, sa 18 barangay ng bayan, 14 dito ang lubahang naapektuhan ng pagbaha. At dahil sa pagtaas ng level ng tubig, inilika sa mga apektadong residente at kasalukuyang nananatili ngayon sa mga evacuation centers. Karamihan sa mga ito ay nangangailangan ng tulong kagaya ng gumot, pagkain, damit at construction materials para sa pagsasaayos ng kanilang bahay. Umupa na ang malawakang pagbaha sa bayan ng Brooks Point sa Palawan dulot ng mga pag-ulan kahapon. Maaari na rin madaanan ng mga sasakyan ang ilang mga kalsada at ulay, pero may mga iba naman na hindi talaga madadaanan dahil nasira o malakas pa rin ang daloy ng tubig. Maaliwalas na ang panahon ngayon doon, pero hindi pa rin na ibabalik ang supply ng kuryente. Kaninang umaga, nag-umpisa na ang Palawan Electric Cooperative sa pagsasaayos ng mga nasirang linya at poste ng kuryente. May mga ilan kasi na nabagsaka ng punong kahoy at nabuwal dahil sa baha. Pahirapan din ang linya ng komunikasyon dahil apektado rin ang line ng mga telco companies. Suspendido na rin ang pasok sa mga privado at pampublikong paaralan maging ang trabaho. Ganon din ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa lalagigan. Sa ngayon, wala pang naiulat na nasaktan o nawawala dahil sa baha. Sa uling tala ng Emergency Operations Center, mahigit 2,000 pamilya na o halos 7,000 individual ang inilika sa mga evacuation centers. Habang patuloy naman ang isinasagawang rescue operations ng mga otoridad at clearing operations. Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Nagdeklara ng class suspension ang ilang mga probinsya sa Bicol Region bunsod ng mga pag-ulan at pagbaha na nararanasan sa lalawigan. Kabilang sa mga nagsuspinde ng klase sa lahat ng antas, ang Camarines Sur at ilang mga bayan sa lalawigan ng Albay. Gayon din ang ilang lugar sa probinsya ng Laguna. Wala rin pasok ang mga estudyante sa Camarines Norte ngayong araw, partikular na sa bayan ng San Vicente mula preschool hanggang senior high school level. Patuloy na tumataas ang level ng tubig sa Angat Dam kahit na walang bagyo na nakakaapekto sa lugar. Base sa update ng PAGASA, as of 6 a.m. ngayong araw, nasa 213.04 meters na ito o mas mataas na ng 1 metro kumpara sa 212 meters lamang na normal high water level. Ilang araw na umuulan sa watershed ng dam na epekto ng northeast monsoon o amihan. Ayon sa National Water Resources Board, pag-uusapan nila ngayong araw kung kailangang magpakawala na ng tubig ang dam. Sakaling matuloy ang pagpapakawala ng tubig, kinakailangang maghanda ang mga karatig na lugar sa Bulacan na maaaring bahain. Sa Angat Dam, nanggagaling ang nasa 90% ng tubig na ginagamit sa Metro Manila at mga karatig lalawigan pati ang irigasyon sa mga palayan, lalo na sa Bulacan. Nakamonitor ngayon ang National Water Resources Board o NWRB sa Angat Dam matapos umabot sa 213 meters ang water level sa dam. Ayon sa NWRB, sakaling magtuloy-tuloy ang pag-ulan sa lugar, posible na silang magpakawala ng tubig ngayong araw. Mula sa Bulacan, humingi tayo ng update kay Nestor Torres live. Nestor, papaano pinaghahandaan ng mga residente dyan sa Bulacan sakaling matuloy nga ang pagpapakawala ng tubig ng Angat Dam? Ella, sa ngayon ay nakamonitor at nakabantay yung mga residente at hindi lang sila, pati yung local government unit sa paglikas ng mga kababayan natin malapit doon sa mga coastal areas dahil sa posibleng pagbaha. Kapag kasi nagpakawala ang dam, ay tataas ang tubig sa mga ilog, partikular na sa lugar ng Kalumpit at Tagunoy, Bulacan. Simula pagkagabi hanggang sa mga oras na ito, tuloy-tuloy ang pag-ulan na naranasan dito sa Bulacan. May mga pagbaha na rin sa ilang lugar malapit sa mga coastal areas at sa mga ilog.
As of 8 a.m., umabot na sa 213.31 meters ang water level ng Angat Dam. Mas mataas na ito sa water high level na 212 meters at malapit na sa spilling level na 216 meters. Ayon kay Dr. Sibilio David Jr., hindi na nila ito papaabutin pa sa 214. Anya, ngayong araw ay pag-uusapan na nila ng PAGASA, Metropolitan Water Works and Sewerage System at National Power Corporation ang pagpapakawala ng tubig ng dam. Kasalukuyan po ay minomonitor natin, no, kung itong kasalukuyang mga pag-ulan na nandiyan po sa watershed, kung ano po yung mas nararapat nating aksyon sa mga susunod na oras po, no. At ang isang posibilidad po dyan eh, at magkaroon po ng karagdagang pag-release po, no, mula po sa Angat Dam para naman po natin ma-manage, no, yung kasalukuyang level niya at para po, no, hindi po siya umabot, no, dun sa mas mataas na level na po. Sinabi ng NWRB na posibleng dahil sa naranasang amihan ang dahilan kaya patuloy na tumataas ang level ng tubig sa dam. Sa ngayon ay ito po itulad na itong tinatawag na ano, no, itong mga shear line or amihan. Kasi po mula kahapon halos 1 metro po ang tinaas niya at nung siyang araw po halos mga 1.6 meters po, no, na wala naman po tayo nararanasan na ano na mga pagbagyo ay medyo mataas po, no, ang pinataas ng level ng Angat Dam. Sa ngayon, ang nare-release ng dam ay 40 cubic meters per seconds para sa irigasyon, 48 cm sa water supply sa Metro Manila na may total na 88 cubic meters per seconds. Dahil mataas ang pumapasok na level sa Angat, anya kung maaari ay magkaroon ng karagdagang release din sa mga irigasyon at water supply sa Metro Manila para ma-manage ang kasalukuyang level ng Angat Dam na patuloy na tumataas. Ela, sa ngayon nga ay dito sa Bulacan ay patuloy pa rin nga itong naranasan na pag-ulan at malakas na hangin dala nga ng low pressure area. Pero sa kasalukuyan po ay suspindido na ang klase sa tatlong bayan dito sa Lalawigan, kasama na dito yung Hagunoy, Malolos at Angat, kung saan all level mula private at public school ay walang klase ang mga estudyante. At yan muna ating latest live. Balik sa iyo, Ela. Maraming salamat, Nestor Torres, live na nag-uulat mula sa Malolos, Bulacan. Nagbabala ang World Health Organization na underrepresented o hindi tunay na naiuulat sa China ang epekto ng coronavirus, partikular na ang COVID-19 deaths. Ang agarang pagtatanggal ng COVID restrictions ang dahilan ng paglobo ng mga kaso sa bansa. Subalit inihinto ng China ang daily cases data at inanunsyong may 22 namatay sa sakit simula ng buwan ng Disyembre sa ilalim ng sarili nitong kriteriya. Noong nakalipas na buwan, nang baguhin ng China ang kriteriya ng COVID-19 death at ito ay ang mga pumanaw dahil sa respiratory illnesses. We believe that the current numbers being published from China underrepresent the true impact of the disease in terms of hospital admissions, in terms of ICU admissions, and particularly in terms of deaths. Kinakailangan ng mas matinding hakbang upang tugunan ang lumalalang overdose crisis sa Canada ayon sa mga eksperto. Mula 2016, naitala ang mahigit 32,000 na Canadians na nasawi dahil sa toxic drug overdoses. Narito ang report ni Erica Luzong. Dahil sa sumusulpot na mix ng opioid cocktails at nagbabagong consumption habits, kailangan ng mas maigting at agarang hakbang ng mga pamahalaan upang tugunan ang overdose crisis ayon sa mga eksperto. Sa datos ng Health Canada, mahigit sa 32,000 Canadians ang nasawi sa toxic drug overdose simula taong 2016. Lagpas naman sa 3,500 na mga tao ang binawian ng buhay dahil sa overdoses sa first half ng 2022. Katumbas ito ng 20 namamatay araw-araw.
Daang milyong dolyar na ang ginastos ng federal government upang labanan ang krisis sa pamamagitan ng pagkakaloob ng pondo sa community-led projects gaya ng safe consumption sites at safe supply programs. Nananatili namang fentanyl ang driving factor sa overdose deaths. Ayon sa Health Canada, 76% ng overdose deaths ay may kaugnayan sa opioid. Subalit, tumataas din ang bilang ng overdose deaths dahil sa mahigit isang substance. Erica Luzong, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sabik na ang tourism sector ng Vietnam sa pagbabalik ng Chinese tourist kaalinsabay ng muling pagbubukas ng border ng China. Ito ay kahit nagsimula na ang pagkalat ng Omicron sa variant XBB sa financial center ng bansa sa Ho Chi Minh City. Ang detalye sa ulat ni Ann Gonzalez. Nananabik na ang travel agencies at hotels sa Kanhwa Province, partikular sa Nha Trang, isang popular na beach attraction sa Central Vietnam, sa muling pagbabalik ng Chinese tourists doon. Dahil sa mahigpit na zero COVID policy ng China, tatlong taong apektado ang kita ng hotels at travel agencies sa Vietnam. 70% kasi ng 3.5 million na mga dayuhang bumisita noong 2019 ay mga Chinese. Puspusa naman ang paghahanda ng Vietnamese business owners upang salubungin ang mga Chinese travelers sa gitna ng Omicron subvariant XBB na natagpuan sa Ho Chi Minh City. Ayon sa chairman ng Kanhwa Hotel Association, karamihan sa mga hotel sa Nha Trang ay nag-upgrade pa ng kanilang infrastruktura at nagdagdag ng staff training bilang paghanda sa bulto ng Chinese visitors na inaasahang dadagsa sa bansa. Samantala, sa ibang dako ng Asia, partikular sa Japan, nagpatupad ng COVID restrictions si Prime Minister Fumio Kishida kahapon. Anya, kailangang mag-submit ng negative PCR test ang mga pasaherong sakay ng direct flight mula China bago papasukin sa kanilang bansa. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, Versikulo 17 na nagsasabi, kaya huwag kayong maging mga mangma, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anumang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali!